Okay, ulitin ko lang ha. 5 and 6, he that soweth in tears shall reap in joy, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Let's pray, Lord. Salamat, Panginoon, sa mensahe namin ngayong umaga, kayo pong pala, ngayon dahil po kayong puso't isipan, ma-receive ang pagpapala, Lord, sa aming pag-aaral ngayong umaga bilang topic po na soul winning, Panginoon. Maraming salamat sumasama na, but I pray will be better on this. Mahalin namin yung mga kaluluwa, Panginoon, enough para kami po yung maging consistent. Soul winning din po, Lord, pag-aaral yung salita at pagiging maayos na patotoo, Panginoon, sa kanila. I pray kayo pong magpala ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Good morning po sa lahat. Ulit. Andito pala to. Sino dito yung wala kahapon na youth? Yes, siya. Andito ako kahapon. Ako nga, wala. Si Salin, ayan. Bigyan natin Salin. Sino pa? Wala na. Mata ka pa naman. Sino pa? Si Lian, andito ka ba? Yun. Lady, andito rin. Okay. Agatapos niya, wala na. So, yun po ay kontrata. Hindi. So, title po nating message, sermon ngayong umaga ay Bearing Precious Seed. Bearing Precious Seed. Sa Tagalog ay pagdadala, pagbibit-bit ng mga napakahalagang buto. Okay, sinong tatanim dito? Yung binili sa Lazada, hindi tumubo eh. This message is about to you in part. Hindi tumubo, kaya bumili na lang ako nung ano. Alaman. Anyway, ang subtitle nito is Rewards for the Soul Winners. Rewards for the Soul Winners. Kasi obviously, ang ating objective ay magpatuloy tayo, hindi tayo titigil at mag-excel sa ministry of soul winning. So maraming ministry. Yung nakakalungkot sa mga baptist nga, ito yung nawala. So may choir, may visitation, tax distribution, soul winning, nawala. Kung meron ba, once a year, twice a year. So tayo, salamat, consistent tayo dito. Amen? Amen. At, dapat consistent nga tayo, at, maayos tayo, di ba? So salamat si Bad Apod. Nag-ano ko na, kasi alam niya na eh, kaso, doon may encounter, pag hindi ka naman nag-start, di mo malalaman kung ano yung dapat mo pang gawin, di ba? So, ano nakita mo doon ba? Ano na tutunan mo? Kinabahan ko. Kakabahan ka talaga, di ba? Ano pa? Kabisado mo na yung verse, makakalimutan pa. So, kaya, kabisaduhin mo ulit. I-master mo, yung kahit pabalik-balik tayo yun, dapat maganda, alam mo, di ba? Ano pa? So, yan yung mag-aaral natin ngayong umaga. Tsaka parang ano to, parang push lang lagi sa inyo. Ito, si, kasama ko si Ray-Ray kahapon. So pag tapos itong message nito, sana hindi na kayo pipilitin. Talagang kayo, basta, kailan na soul winning? Wala bang Friday dyan? Monday, wala? Pwede naman, di ba? Kasi makakuha yung mensahe. At pastor, bata pa ako, gusto ko na maraming rewards. Yan ang maganda. Si daddy, nakakarami. Kasi naghahabol na yan, nasa edad na yan. Oh, wala na. Pagkatapos ng buhay na to, wala na. Rewarding na yon. Siguro mayroon pa, hindi ko na alam eh. Pero, maganda na yung mauna tayo dito. Amen? Sa promotion. So, anyway, so, define mo natin yung mga ating mga terms dito. Sabi, pag sinabing bear, nakita niyo ba yung kanina? He that goeth forth and weepeth bearing precious seed. Pag sinabi mong bear, is, sino pala sa inyo dito yung nakapag, ano na, inuutos na kayo sa tindahan? Bibili kayo ng, anong binibili nyo? Lian. Anong pinakamalaking pera na hawakan nyo? Nagdideposito ka sa bangko, di ba? Medyo malaki yun. Elijah, ito, businessman to eh. Magkano na ang ano mo, na hawakan mo sa kamay mo? Miss Jacin ba to? Ito, tinititiga si Elijah. Dito ka tumingin. Anong kano na ang ano mo, pinakamalaking nahawakan mo pera? 500, dala-dala mo yung 500, tapos naka-short ka lang, no? Yung 500, ginaganyang-ganyang mo. Tama ba yun? Lalo na, 1,000 yan, di ba? Ano pa? Dati, yung ganun, inuutosan ako ni mother na ano, mag-deposito. Hindi sa amin yun, bayad yun, saan?
Ano siya? 5,000. Diba? Pinakamalaking na hawakan ko, ano eh. Hindi ako sa nagyayabang ha, kasi yung pambayad yung sakyan. So, dala-dala ko yung cash, guys. So, delikado, di ba? Nakakatakot. So, hindi mo alam, pwede kang hold up eh, pwede kang nakawan. Nananasan nyo ba yung hablutan kayo ng ano? Cellphone? Nang di pa, salamat naman. Huwag nyo yung gaganyan. Kaya ako, nahablutan ako ng sombrero dati. Asal na asal ako nun eh. Eh, siguro asal din siya kasi hindi naman orig yun eh. Mukha lang kasi kami makoma. Maganda yung ano eh, sombrero. Pero nakakaano yung feeling ng gano'n kasi nga, nakakaasal. Tapos may mga siraulo palang tao talaga, no? Sombrero lang, ba't di sila bumili? Anyway, kaya very careful tayo. Bakit? Kasi yung cash is mahalaga. At gusto yan ng ibang tao. Kaya dapat, kaya nakakita na ba kayong armored car, mga bata? Diba? Kahit saan dyan, sa mall. Alam niyo yung armored car, mga bata? Ano yun? Ano yung armored car? Hindi mo alam. Pang transport, puro pe. Ba't kasi, ano ba yun? Parang alien, di ba? Parang, ang kakapal ng ano. Sinong nakakita na ng armored car? Mga bata, wala pa, gasoline. Hindi ka tatas. Yung parang, ano ba ito? Puro bakal. Tapos may mga maliit lang yung bintana. Kasi importante yung dala nila, pera. So, importante, pag meron kang dala-dala, pag-ingatan mo, amen? Pag mahalaga. Kaya pala tayo dun sa, ano yung sabihin naman ng bear? Ay, na nga pala sinabi ko, di ba? Pero, puntahan natin yung ating, gusto ko lang sabihin to sa, alam nyo na yung bear, ha? Kasi sa ating ngayon, carry yan, eh. Pero tingnan natin sa, saan ba yung ano? Exodus 20. Diba? Ten Commandments. Ano sinabi dyan? Alam nyo na, pag bear, nagdadala, nagbibit-bit, nagka-carry. Pansinin nyo itong isa, no? Sabi dito sa 16, thou shalt not bear false witness. Sabi sa Lucas eh, thou shalt not lie. Tama rin yun. Kasi pag sinabi mo, huwag magsinungaling, huwag ka magdadala ng maling patotoo. So, pareho yun. So, gusto ko lang ano dyan kasi sinabi ko nito sa maraming teaching natin. Pero pansinin yung mga bata, ha? Pag nagsisinungaling ka, dala-dala mo yun. Mabigat yan. Pag nagsinungaling kayo, pastor, hindi ako makakatin kasi, ano ba, may sakit ako eh. Ah, sige, pagaling ka, kapatid. Tapos nakakita kita dun sa, ano, basketball. Hindi tatanungin ka na naman. Siyempre, yung magsinungaling, di ba? Kaso, nagsinungaling ka na eh. Ay, basta gumaling agad ako nung nakita ang bola eh. Di ba? So, ganun yan. Kaya huwag kayong sinungaling. So, kasi dala-dala nyo yan. Okay? Gusto ko na sabihin nyo, basta yung another bear is yan pag magdadala, magbibit-bit. Okay? Ngayon, ang pagbibit-bit, madali ba? Katulad ka na yun, nabanggit ko sa inyo kanina, armored car. Ginagasto sa nila yun. May gwaldya, may special ano doon. Yung gas doon, sigurado, malakas ang gas yun kasi napakabigat eh. Nagmumonitor pa niyan. So, kailangan ng effort pag nagbibit-bit ka ng mahalagang bagay. So, ganun yun. Okay, anyway, precious. Anong sabihin ng precious? Ito, tignan natin yung mga verses ng precious. Sino dito pangalan, precious? Anak ni Pastor, precious. Anong sabihin ng precious, Rain? Mahalaga. Okay, mahalaga. Okay, pansin sa Bible, marami ito. Hindi ko mabagitin lahat. Sabi dito, mother, precious things, precious things, precious fruits, precious things, precious things. Precious things. Pero madalas dito is, ano yung precious things? Meron itong precious stones. Gold. Ano ba? Precious stones. Precious stone. Ano yung stone? Mahalaga ba yung bato? Na yung mga mahalagang bato, yung iba hindi. Kasi yung mga common na bato, katulad yung bato, wala yan. Pero, ano yung mga precious stones? Diamond, ruby, jade, emerald, sapphire, ordonyx. Eh, ordonyx tuloy. Ano yung ano? Letter O. Opal, opel, opal. Sardonyx pala. Yung nasa Bible.
So bakit sila precious? Kasi mahirap silang hanapin. Manood kami dito ng documentary sa ano. Huwag na sabihin kasi may sponsor. Meron kami, dalawa yung aming subscription ngayon eh. Mura lang naman yun. Pero pinanood namin, di ba, naasal kami kasi gusto kong makita kung saan sila nakahukay ng gold. Buwan na yung inaano nila, oh. Hukay ng hukay, ang konti lang. So, ba't ganun? Ganun talaga, mahirap makakita ng gold. Eh, lalo yung mga precious stone. Minsan, ano lang yan eh. Ay, tsambahan. So, paano malaman sa dami ng ground? Sinong didig mo dyan? Mahirap yan. Kailangan ng makinarya, ng ano. Kaya sila precious, mahirap silang makita. Tandaan nyo yan, ha? Ano yung precious? Mahalaga. Bakit mas mahalaga yung isang bato sa isang bato? Kasi itong isang batong to, bihirang makita. May mga property siyang maganda, katulad ng kumikinang, maganda yung kulay, pambihira, at madalas nga sa hindi, mahirap makuha. Kaya nabibenta yan na minsan milyon. Precious stones, ano pa? Precious stones. Precious stones, precious stones, precious stones, precious stones, precious jewels. Ano yung jewel? Ganun din yan. Yung mga precious stone ginagawang jewel. Pag sinabing jewel, mga... May jewel dito. Kahit kunwari lang. Ayan, yung sapatos ni Mading, oh, making tab. Precious stones, jewels, gold. Gold, minerals, things, sapphire, onyx. May sabi dito, kaluluwa. No? May, pupuntahan natin yan. Diyan tayo punta eh. Blood, buhay, okay? Ito. Ito yung text natin eh. Precious ointment. Okay, sino dito may ointment na mahal? Precious substance, pera lang din yan. Rubies, life. Okay, so... Anyway, sinabing precious nga, ma-importante. Dahil kanina, nabanggit life. Kaya, bakuna na naman tayo. Okay? Baka si Elijah, hindi pa alam. Okay, papabakuna ba kayo? Nasa inyo yun. Basta, hindi naman namatay lahat eh. Gusto, ano, susugal mo yung buhay mo? Nasa inyo yan. Pero, ang sasabi ko sa inyo, importante ang buhay. Amen? Lalo pag magulang ka, yun hindi ko maintindihan sa iba. Hindi ko alam kung siguro hindi nag-research, hindi mananabalitaan. Kaya sa akin, may nag-message lang isang araw, isang gabi, inaasar ako eh. So at least natuwa ako kasi ibig sabihin, may nakakakita. May inasar ako eh. May isang pastor namatay dahil hindi nagpabakuna. Alam pang, hindi sabihin mo sa akin kung anong gusto mo sabihin. Ba't mo ganyan? Siguro, minama ako or something. Wala siya. Pero, importante ang buhay, amen? Kaya, ewan ko sa inyo, yung anak nyo, gusto nyo na mawala sa isang kulit. Okay, so, yun ang precious, ha? Importante, kasi madalas ay hindi. Katulad niya, ilang anak na yung mamayan, apat. Okay lang mawala yung isa. Hindi pa rin, di ba? Importante yun. Eh, lalo pag nag-iisa yan. Di ba? So, precious. So, natindihan yan. Bearing, nagdadala, precious, mahalaga. Ano yung seed? Ito. Tingnan natin yung mga verses natin. Matthew 13. So, ito po yung Matthew 13. Very famous. May tatlong parable dito kung hindi nagkakamali. Isa yung parable of the seed and the sower. Tsaka yung mga soil. Naintindihan nyo yan? Naalala nyo yan? Isa sa mga Bible study, like inuuna yan. Kasi hindi ko alam kung sino yung mga nakikinig, yung mga tunay naman ng palataya. So, merong apat na klase ng soil. Ito yung good soil, syempre, yung pinakamayos. Yung pinaka, ano, wayside, daanan. Tinataniman ba yung daanan? Syempre, hindi. Kaya marami dito, di ako nalulungkot pag ayaw na sa church, isang beso matin, ayaw na. Eh, wala. Hindi naligtas eh. Inagaw ng kaway, sabi doon. Pangalawa yung thorns ba muna o stone? Stony, di ba? Stony, then thorns, then the good ground. So, yun ay, ano daw yung seed doon? Sinabi yun sa Luke 8,
Ang equivalent nitong Matthew 13, pero meron din ata dito. In-explain niya to, di ba? Okay, sinabi... Bayaran na. Okay, sabi dito, pero sugat sa Luke, punta sa Luke 8. Kasi malinaw dito, sabi niya, the seed is... Hindi ko nalagay. The seed is... Sabi niya, the word. Okay? Yan, sabi niya, makibasa, ready, go. Now, the word of okay, God. So sa parable niyang the seed and the sower and the soil, yung seed ay kinukumpara sa salita ng Diyos. Katulad niyang ginagawa natin madalas dito. Lahat kayo naikinig, naikinig ba kayo lahat? Hindi ko alam. Iba, nagkukulit. Iba, lumilipad yung utak. Iba, iniisip kung ano ulam. Iba, iniisip, kala. Iba? Pero naikinig, talagang naikinig. Tinatanim ko yung salita ng Diyos sa inyo, okay? Salita to ng Diyos. Hindi ako nag-invento dito yung ginagawa ng post-teacher. Ano kayang gusto kong maisipin nila? Gusto ko tanggapin nila yung mga bakla. Mag-preach ako ng para tanggapin yung bakla. Mga loko-loko yun. Eh, alam nyo na yun eh. So, ang ginagawa ko dito, ito yung salita ng Diyos, sinabi, in-expound ko lang. So, pag naintindihan nyo yan, nagtatanim ako ng buto. Ang buto ay salita ng Diyos, okay? At isa lang pala yung nakita ko na example lang dito. Siyempre, sa 1 Peter 1.23. Ano sabi dito? Sa ngayon naligtas? Sino ligtas dito? Yung kahapon sinira ko lima, medyo honest yung dalawa. Yung isa, parang ganyan. Yung dalawa, medyo dishonest. Ganun kasi yun, yung mga Pentecostal nga. Kailan ka naligtas? Tumanggap ngayon. Matagal na po. Diba? Kaya mag-aaralan nyo yung mga soul winner. Hindi tayo papayag ng lokohin tayo kasi sila din yung mapahamak. Amen? Tumanggap sila ngayon tapos biglang lumipad yung utak nila. Kailangan naligtas? Matagal na. Hindi pwede yun. Amen? Kailangan naligtas? Narinig mo yung salita ng Diyos, may soul winner, pinasend yung gospel sa'yo, saka ka tumanggap. Tama dapat yung tinanggap mo na gospel. Okay? Kasi sabi dito, kaya sabi ni Peter, sino daw yung mga ligtas? Mga born again. Again, hindi yan religion ang born again. Kaso na yung mga born again eh. Yan, naloko tayo ng mga born again daw. Eh, tayo baptist, sorry. Pero born again din tayo. Ibig sabihin isang born again Christian, ikaw ay pinanganak magmuli, ikaw ay pinanganak sa nanay mo, born again, naligtas ka. Anak ka na ngayon ng Diyos. Yun yun. Kaya malinaw dito sa verse na to, ano yung seed? Sabi dyan, being born again, paano ka na born again? Tumanggap mo sa Panginoon, pero tinanim sa'yo, salita ng Diyos. Kaya pag mga soul winner, pabasa mo yung salita ng Diyos mismo. Kung kaya magbasa, ha? Ngayon, hindi siya makapagbasa, sabi mo, malabo mo. Sabi, ako na lang po, magtiwala kayo sa'yo. Ito yung salita ng Diyos. Emphasize natin yun, kasi hindi tayo nagsabi niyan. Anytime na sabihin nila, ikaw lang yan, eh. Sige, maghanap ka ng ibang Bible na iba sinasabi. Good luck, di ba? Yung iba, makakahanap nga, di ba? Anyway. Okay, basa nga po. Ready, go. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth. Ano ngayon yung seed? Word of God. Malinaw, di ba? Naligtas ka, ginamit yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang nagligtas sa'yo, nag-convict sa'yo, saka nagtiwala, hindi sa Diyos. Amen? Nasabi ba dyan, hindi corruptible? Ibig sabihin, hindi nasisira. Hindi mo pwedeng palitan. Pero iba sa atin, pinagpapalit yung salita ng Diyos. Nag-preach na ako dito, hindi pa naikinig. Pinagpapalit mo yung salita ng Diyos saan? Sa kulit. Sa ibang thoughts, sa kausap mo. Kung tayo sa church, ha? Pag-usapan natin yung ano. Yung ano man yan, hindi ko alam eh. Wala akong maisip eh. Ano pinag-usapan nyo? TikTok. Ha? TikTok pag-usapan. Pupunta ka pa sa church. Makinig na, amen? Pero itong, yung salita daw ng Diyos, ibig sabihin, dito nasisira. Sino dito may gamit na hindi nasisira? Ako, as much as I want, yung cellphone, hindi talaga tumatagal.
Lalo pag iba na, pag pinahirang ko sa iba. Pag sa akin, hindi yan masisira eh. Naalala ko tuloy yung aking, ito, bago yung aking ano, di ba? This is the... Ang tagal yung dala ko kahapon soul winning. Ilang taon, hindi ko na mabilang eh. Pag maingat ka, di ba? Pero masisira at masisira yun. Ilang beses na nalaglag yun eh. Kahit ingatan mo, masisira. Pero salita ng Diyos daw, hindi na isira. Ay, pastor, gumawa na sila ng bago eh. Nasira ba yung salita ng Diyos? Nabanggit ko sa ating King James Seminar, di ba? Sinusubukan nilang patin yung King James, lalo sila napahiya. Oh, kasi nakikita mo eh, pag pinag-aralan mo yung iniba nila, pag talagang kinonfirm mo, kaya yung mga gusto ng ibang translation, ayaw nilang pag-usapan to. Ba, ano ka, i-jab ka lang yan ng ano, eh, mga makaluma kayo. Let's move on. Hindi nila gusto pag-usapan yan. Kaya si Bud, alam na alam niya yun. Pero salamat kay Bud. Sumunod siya sa tama. Amen? Ganun din naman kayo. So, hindi yan nasisira. Ano ba yun? Salita ng Diyos. So, kaya yun ang malinaw na patuloy. Again, hindi lagi ha. Ang seed kasi minsan, anak yan eh, anak. Pero this time, ang pag-usapan natin ngayon, i-relate natin sa ating text, sa ating Psalms 126. Ha, ano kaya ito? Ano kaya itong anong to? Seed na to. Precious seed. Okay? So, pwedeng tao yan, pero makikitaan dito, ito'y salita ng Diyos. Amen? So, ngayon, tabusin natin po ito ngayong umaga. Mapag-revelation tayo. So, what's with bringing the gospel to the lost? Okay, again, title natin, bearing precious seed. So, isang bagay na mahalaga, hindi mo pababayaan, katulad nga kanina. Nag-i-preach sa salita ng Diyos, hayaan mo lang, basta lumipad yung kung ano man dyan. Babaliwalay ko sa salita ng Diyos, mag-cellphone na lang ako, mga ngarap na lang ako, maglalaro na lang kung ano-ano dyan. Kahit pinipreach na yung salita ng Diyos, hindi mo pinapahalan, hindi ko babasahin niya, sige, sabi niya. Basta tayo na salita ng Diyos, amen. O, sige, Monday hanggang Saturday, hindi nabasa yung Bible, ano yun? So sana after this, bukod sa soul winning, ito ay salita ng Diyos. Okay? So, gano'n ito kahalaga? Anong meron pag tayo nagbasa, nag-aral at shinel? Ay napakahalagang gospel na yan ang salita ng Diyos. Okay? So, number one, sabi dito, sino dito mahilig mangarap? Nangangarap ng gising. Iwasan nyo yan. Pero masarap minsan mangarap, di ba? Sabi nga nila, ang pangarap ay libre. Kaya iba, puro pangarap na lang. Pag may nakitang, ay, ang ganda ng sasakyan, magkakaroon din ako niya, mas maganda pa. Ay, ang laking bahay. Ang sarap mangarap, di ba? Kasi parang natutupad na siya kahit hindi. Pero maganda yung pangarap. Kaya pag sinabi, anong pangarap mo sa buhay? Anong sabihin nun? Mag-iisip ka ng pinakamagandang kaya mo, di ba? Ikaw, Elijah, anong pangarap mo sa buhay? Seaman. Ano, bakit? Mahilig ka ba sa sea? O, gusto mo yung pera, di ba? Malaki kita ng seaman. Kaso, hiwalay ka sa pamilya mo. Ito, tatsagayin mo yan. Pagano talaga. Ikaw, Rain, anong pangarap mo sa buhay? Wala pa. Mabibigyan kita. Si Irish, anong pangarap mo sa buhay? Wala pa. Bibigyan din kita. Ikaw, Salim? Ha? Doktor? Okay. Bakit, doktor? Gusto mo lang makita may sakit? Maraming pera. Maraming pera. Salamat, Anes. Pero mabaya, babalihin ko yan. Alam niyo naman tayo, di ba? Ano, si Chelsea, tawa-tawa ka dyan. Anong pangarap mo sa buhay? Nurse. So bakit? Gusto mo lang tulok-tulok? Pera din. Tama. Kaya mahiya kasi, yun talaga eh. Pero, dito lang yun dapat. Amen? Ikaw pa may, tawang-tawa eh. Para pa sa buhay? Wala. Mas malala yun, ha? Bibigyan din kita. Okay. Ikaw ba? May pangarap ka pa sa buhay? Ano ba? Amen. Naluha ako dun ba? Stephen, anong pangarap mo sa buhay?
Mamaya pa tayo niyan. Gusto ko lang ano sa inyo kasi maganda yung pangarap, amen. At sa Bible po, hindi po masama yan. Again, ang ano lang, kung tama yung pangarap mo. Naka-align ba yung salita ng Diyos? Kaya sabi mo, gusto mo maraming pera. Kung gagamitin mo yan sa maayos, okay yan. Amen. Kaya sabi dito, number one natin, it is a wonderful dream. Alam niyo ba yun, ang salita ng Diyos, ang ano yung mga pag tinignan mo yung Bible yung pinaka-wonderful dito? So madalas, sabihin ng ibang tao, nabasa mo, wow, totoo ba yun? Ano yan mga yan? Di ba yung mga miracles, di ba? Pero sa panahon natin ngayon, yung sasabihin ng iba kasi, wala nang miracle ngayon. Boring. Hindi ka kasi soulwinner eh. Kanya, kahapon yung yan, mga soulwinner na, natuwa ko kayo na eh, kay daddy, kahapon naman, di ba? Kaya kasi yung panalangin natin, Lord, huwag naman ma-discourage itong mga to, dalhin nyo na siya dun sa ano, maayos. Kaya yung mga, isa na, pupunta kay daddy, handang-handa na eh. Yung nang maganda. Ay, nung isang araw pa pala yun, yung isang linggo. Mga lalaki, nalaki ng katawan, no? Pwede ba mag-salt? Pwede ba yung sharon? O, sige po. Ayos. Diba? So, marami pa rin miracle ngayon. Pag naligtas yung mga tatay nyo, na dating lasinggero, naging adik, malalayo, di ba? Hindi, yun ang panalang. Gusto natin yung maligtas. At yun muna. Saka, yung mga vision na yun, mawawala rin yan. Amen? Nakakasira yan eh. Okay, so, parang pangarap siya, di ba? Napaganda nung, bakit precious ang seed, bakit precious yung gawain ng Diyos? Kasi wala, hindi siya pangkaraniwan. Kaya ibang hinahanap niya, puro pera. Kung may pera ka na, ano gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. Diba? Yung si tatay, minsan nakakausap natin dyan, may abang yan eh. Ano sinasabi ka? Minsan mayaman siya, minsan hindi eh. Natatawa lang tayo. Pero doon ako na ano sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, ay, gagawin nito sa buhay nito. Amen? Walang kwenta. So kaya precious ang gawain ng Diyos, ang gospel ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kasi kinumpara siya sa, alam nyo ba yung pangarap ng mga tao dito? Ito ba, pinag-aaralan ko kasi ito. Eh, sons pa lang ito eh. Paano nung batang pinag-uusapan dito yung pagbalik na nila? Ibig sabihin ng turn their captivity, ibig sabihin makawala sila. Yung panahon ni David na nakulong na ba sila? Siguro sa mga judges, di ba? Ganun. Pero makikita mo dito parang ano, Zion. Ibig sabihin parang yung makawala na sila sa captivity. Nabasa natin kanina ng 1 Chronicles 5, di ba? Yung Assyria. Nakulong yung si Ruben, na Manase. So pag ikaw nakakulong, anong gusto mo mangyari? Yung pinapangarap mo, kaya ano yung papangarapin mo? Sino nakakulong dito? Yung mga bakla daw, nakakulong ako sa katawan ng... Hindi totoo yun. Sino nakakulong ngayon dito? Hindi ka makalaya. Kahit mga young people, di ba? Tanong kanina ni Pam, siguro gusto ni Pam, ano? Makalaya na. Darating yan. Galang niyo yung magulang niyo kasi nasa Bible din yan. Pero darating yung panahon, maniwala kayo, hindi mo alam gagawin mo sa buhay mo kasi wala na naging stock sa'yo eh. Nasanay ka na. Ito, gawin mo. Ito, gawin mo. Ngayon, pagbalaya na kayo, anong gagawin mo? Ay, sorry. Yun nga, pag ikaw yung captive, anong gusto mong mangyari? Walang iba. Anong gusto mong gawin? Makalaya! Kaya yung ating, ano, no? Ating bansa, dati tayo ay alipin din. Pero ngayon, ibang klase ng pang-alipin nila, amen? Yung mga mahirap, ganyan naman. At lagi na ako kulong, lagi na susundin yung boss ko, sundin na lang, umurahin ako, sundin ko pa rin, kasi ilang pera, para ka nakakulong sa kahirapan, di ba? Gusto natin makalaya tayo, kaya kinukumpara dito, saan mo pwedeng i-relate ka sa buhay ng isang tao? Di ba, pag hindi ka paligtas, sabi sa pinag-usapan natin dati sa Romans 6 ata yun, 5, ang sabi doon, para ka nakakulong, takot kang mamatay! Pag may nag-ano sa inyo dyan, ay, may COVID, hindi na ako alamas. Bahala na, hindi na ako trabaho, hindi na ako gusto winning. Tapos yung mga ibang church, talagang naka-face shield. Yung iba, doble. Kaya niloloko ko yan eh. Ay, kanina ka ba takot? Kahapon pala, natitikitan ako eh. Sabi ko lang, sige, titikitan mo ako, magkano ba yan? Kaysa naman magsinungaling ako, ando si Rain. Diba?
Asal na ako ito. Ang daming din nakamas eh. Hindi pa nga, hindi ko alam kung papunta ako bukas o ano. Anyway, 300 lang naman daw yun. Pero, yung aming meeting bukas, alas 5 pa, kaya pwede ko punta bukas. Anyway, sinong gusto makalaya? Sinong hindi paligtas dito? Wala, hindi mo alam. Ikaw, Flame, ligtas ka na ba? Pag hindi ka paligtas, gusto mo, maligtas ka. Totoo ba sinasabi niya? Totoo yun. Pero kung hindi ka paligtas ka, hindi mo alam yun. Lagi kang nagtataka, nagdududa. Pwede ba yung tao? Buhay pa, ligtas na. Nakausap akong ganun, hindi ko na kinausap eh. Sige, nangaasar eh. So, hindi ko natsaga, sorry. Pero ang hirap nung nakakulong kayo, men. So kaya pag yung kaligtasan, yung kalayaan, habang nakakulong ka, yan, kaysa pa pera ulit, di ba kayo, nangangarap kayo, kaya kayo, binibigyan ko ng pangarap. Iba dito, wala kasi bata pa nga kayo. Hindi ba gusto mo, Pamela, ano? At least meron ka ng sariling, ano, di ba? Bahay, gusto mo ba yun? Sariling sakyan. Gusto ko mag-shopping. Hindi na ako sa tricycle. Di ba? Gusto mo yan, siyempre. Gusto mo, Irish, di ba? Gusto mo ba? Gusto mo ng kapayapaan, matutulog ka, maayos yung tahanan mo, hindi may nagkakaroke dyan. Diba, kahit sa subdivision, may ganun din eh. Pero at least, kaya mong saraduhan sila, di ba? Yung sarili kang gate, maayos yung tahanan mo, amen? So ngayon, kung di ka paligtas, ay talagang nakatakot yun. So kaya, gusto mong sabihin dito, yung pagkalaya sa captivity sa hindi pagiging ligtas, yung kaligtasan, parang yan pangarap. Sa iba, pangarap yan sa atin, reality na. So, gano'ng ka-precious yun? Diba? Very precious. Lahat ng captive yan, ako, gusto niya lagi makalaya. Diba? Papatay, alam niyo na. Yun, mga mahirap. Gusto niya, kaya magsisikap yan, diba? Pagdating ko, paglaki ko, pag edad 40 ko, sana meron na akong sariling asawa, anak, at maayos na bahay, di ba? So, ganun. So, ganun ang pangarap. Pero especially ito, pangarap to ng mga hindi paligtas, maligtas sila. Amen? Kaya, alam mo yan, pag soul winner ka, sumasama ka. At pag may nakausap tayo, ganyan-ganyan pa yan, di ba? Tingin kayo sa akin. Talaga ba? Naliligtas ako, di ba? So kaya nga dapat consistent tayo. Ang daming ganyan. Kung may pilosopo dyan, bahala siya. Bye-bye. Marami dyan gusto maligtas. At kaya napaganda ng kaligtasan ng kaya bearing precious seed. Amen? Pag soul winner ka, dala-dala mo sa kanya. Salita ng Diyos. Amen? Hindi ka mahihiya. Dapat feeling importante ka pa nga, eh, di ba? Pero hindi tayo ganun. Pero talaga importante ka kasi importante yung dala-dala mo. Amen? Ngayon, huwag naman sa pag tinanggihan mo. Bahala ka! Huwag mong ganun yun. Sino tinanggihan mo? Di mo alam. Di mo siya kailangan ganun yun. Pero yun ang totoo, di ba? Dahil, so yan. Number two, so nasabi ko na yung Israel, gusto nila makalaya kasi naalala nila nung sila ay malaya, makapangyarihan sila, mayaman sila. Pero sila ay nasakop. Boom! So number two, verse 2 sabi dito, then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing, then said they among the heathen, bilis ng oras, the Lord hath done great things for us. Nakilala niyo yun? Nakita niyo ba yun? Ito po daw yung naiisip nila. Kasi hindi sila malaya, pero pag ako nakalaya, nako, parang ito sa COVID, di ba? Pag ako nakalaya, gagala ako. Pag ako, nakalaya, tatawa na kami, magkakaraoke na kami. Masaya, di ba? Pero pag ikaw kulong, hindi ka ligtas, hindi masaya. So, kung pa-message sa mga soul winner, gusto mo ba ikaw lang yung ligtas? Yung ganito, malaya ka, nag-aaral ang salita ng Diyos, gusto mo tayo lang? Maganda, iwin din natin sila, amen? Yung mga kamag-anak nyo, hindi nyo kailangan mahiya. Very precious ang dala-dala natin sa kanila. At yung gagawin sila no, sa kanilang salita ng Diyos. Amen? Kaya number two, it should fill us with happiness. Kasi yung pangarap natin, maligtas sila. Pag nangyari na yon,
Kahit hindi pa nangyayari, kunwari, yun na, si Rain, nag-uumpisa pa lang mag-soul winning. Basta hindi pa ako makarelate kasi sabi mo, saya nung may mga naligtas. I-picture mo na rin sa sarili mo yun, mangyayari yun. Amen? At masaya yun. Kakanta-kanta ka na rin ng I love to tell the story of Jesus' love for... Tama ba yung lyrics ko? Kasi yung iba, kanta lang ng kanta, di mo naman ginagawa. Bringing in the sheaves, bringing in... Ano yung sheaves? Rescue the perishing, care for the... Ano yung sabihin nun? Soul winning yun? Eh, di ako nag-soul winning eh. Kanta na lang ako. Pangit, di ba? Pero pag ikaw nag-soul winning, kinakanta mo yun. Minsan luluha-luha ka pa eh. Ito yung ginagawa namin eh. Rescue the perishing. Impyerno dapat sila. Tapos ni-rescue natin siya, siniligtas sila ng Diyos, kasama tayo doon. Tapos kaya naalala natin. Amen, di ba? Hindi ka tatama rin kumanta. Ito ginagawa namin yan, amen? So number one, it's like a wonderful dream. Number two, it should fill us with happiness pag soul winner ka. Sabi sa verse 3, and the Lord had done great things for us. Sino nagliligtas? Ang Panginoon. Kaya pinapanalangin natin, hindi natin kaya ligtas yan eh. Nung nag-umpisa akong soul winning, ako kaya ako kinakabahan. Hindi mo alam ang tanggo ng utak ng tao eh. Kaya eh, lalo yung mga mukhang ewan, di ba? Mukhang di papahuli ng buhay. Iba na, napakataray. Nung sa tayo sa ano, mukhang mataray yung nakausap namin eh. Parang ayoko eh, gusto ko sa young people na lang. Kinausap, ang bait pala. O sige po, edi sige. Di ba? Yan. So, tayo pakantahan. Kasi, binigyan ang great things dito, ano yung great things? Blessing. Bukod sa niligtas yung tao, marami rin blessing ang soul winner. Amen? Amen. Yeah, lagi kayong ano eh. Alam nyo ba yung mga pagkain nyo pag may soul winning tayo? Si Ma'am Mia, talaga. Dapat masarap. Pero minsan, oh, kaya siya rin nakakapansin eh. Na-appreciate ko rin. Sabi, baka ibang yan, di na gusto soul winning ha. Mga puro gala lang yan. Oo nga. So maraming blessing, maraming singing, maraming laughter. Tumatawa ka pa, balungkot ka, syempre, ito yung masaya. So, kaya dapat pag nag-soul winning tayo, ganun ha, hindi tayo yung... Bigat naman ng Bible. Hindi, hati-hatiin natin, huwag tayong malungkot, amen? Amen. Dapat masaya. Amen. Soul winning na naman kami. Tatawa to siya. Okay, number 3, tapusin natin to. Sabi dito, turn again. Nabanggit ko na kanina yung turn again. Ang captivity, hindi ko nabanggit. Sabi ko siya, turn again. Pag captive ka, syempre nakakulong ka. Pagkabalik to na nun, malaya ka. Yun yung sabihin nun. Turn again ang captivity, O Lord, as the streams in the south. Okay, yung sabihin niyan, kaligtasan. Nabanggit ko na kanina, nauna pala ako. Okay, so ang focus ng mga soul winners, syempre kaligtasan ng kaluluwa. Ngayon kasi ito, obviously pag tinignan mo yung context ito, immediate context ng Psalms 136, ito yung kalayaan nga ng Israel sa mga captors. Yung mga ibang empire, evil empire na sinakop sila. Pero sa atin, kaligtasan. Amen? So kaya the great salvation of our Lord is the focus. Okay, again, anong to? What's with bringing the gospel of... Anong dapat iniisip natin? Pagdala-dala natin, mag-soul winning tayo. Una, napakaganda nito, parang isang pangarap. At talagang pangarap nila yan. Number two, dapat masaya tayo. Number three, ang focus sa ating kaligtasan, hindi forma. Yung iba, dala-dala to forma eh. Gusto, debate. Mahala na sila. Hindi sila magiging masaya. At wala silang reward sa Diyos. Yung pala yung focus natin. Number four, medyo ano tayo, sabi dito, they that sow in tears shall reap in joy. Very familiar po itong dalawang verse na to. Like, ginako to. Especially na mga lingkod ng Diyos. So pag naglilingkod ka na sa Diyos, minsan, katulad niya, masaya tayo, di ba? Pero hindi nyo nakikita yung ibang luha. Okay? Yung mga iba chinachat ko, wala na. Iba, pinuntahan pa natin kung saan, di ba? Kaya naulungkot ako dyan kay Andre, wala na naman. Hindi ko alam kung... Kaya nga medyo inaano ko, di ba? Kasi, sabi sa inyo, pinapaalala sa akin ng Panginoon yan eh. Hanggang doon, i-review ko yung preaching ko. Si Arnel yung nasasabi ko lagi doon. Eh, wala na naman. So, yun yung kalungkutan ng lingkod ng Diyos.
ay, ito sina, sabi ng bad kasalanan, ano man yan. Ano nga, sina, asa na si Reg? Hindi na bumalik. Pinayagan. Kunwari si Openg, kunwari lang ha. Ano yung kalungkutan ng lingkod ng Diyos? Kunwari si Openg dito. Active si Openg ngayon, di ba? Kunwari lang, wag naman, nabuntis ng maaga. Alam nyo yun? Oh. Alam nyo, iyak yung pastor nyo. Alam nyo ba yun? Kasi malungkot sa inyo, malungkot sa magulang nyo yun. Pero dito, tinutuwa natin, panalangin namin sa inyo. By the way, iba sa inyo, wala ba sa chat? Sa main, kasi doon ko kayo pinag-pray. Malulungkot kami noon. Amen? Amen. Pero tuloy lang. Kasi nakita ko sa main, ganun. Dami talaga, ang tagal nito. Tapos nabuntis, tapos wala na. Nahiya na. Pero iba, nagpatuloy. Nakita ko doon, nabalita ko iba, nagpatuloy. Kaso ang tagal, ang dami niya sinayang. Amen? So, iyak yun. Iyakan kami nun. So, pero, tuloy lang, di ba? Kaya sabi dito, minsan kasama yung pagpipigati. Amen? Number four natin, endure hardship. Huwag naman. Si Openg, mapahamak. Si Rai Rai, lahat kayo. Juliana, huwag naman. Amen? Pero kung mangyari man yun, iyak na lang. Tapos, move on. Amen? Kung ayaw nyo sa Panginoon, gusto nyo sa sarili nyo, bahala kayo. Pero kami, iyakan namin kayo, naglilingkuran namin kayo hanggat kaya namin. Amen? Amen? Pero sabi dito, ito yung maganda. Iyak ka ngayon, iyak ka ngayon. Anong bandang huli? Puro iyak na lang ba sa ministry? Hindi. Yan ang mabanda dito. Wala, yung mga pinag-pray nyo, yung mga hindi maligtas, di ba? Titigas ng puso ng tatay ko, nanay ko. Pag-pray mo lang. Kaya sabi dito, they that sow in tears, ibig sabihin na so, nagtatanim ka, tatanim, pray, iyak sa Panginoon, nagtatanim ka sa salita ng Diyos. Yung mga bago soul winner, basta, inakabahan ako. Sige lang. Amen? Shall reap in joy. So ako, nagtatanim ako dyan, hindi na masyadong ano, pero iyak din ako doon sa isa kong halaman eh. Natuwa ako, namunga na, bandang muli, tuyot agad eh. Kaya nanonood ako na YouTube, bang, mag-alaga ng kamatis. Pero, pag nakailang ano ka dyan, di ba, lalo ito nagtatanim talaga. Pag umani ka na, di ba, ang sarap, nakalimutan mo na yung pagod mo. So, ganun din tayo ngayon. So, salamat, may mga nag-i-active na dito. Ang pangarap ko, lahat kayo pagpalain ng Diyos. Amen? Magamit kayo ng Diyos. Soul winner, especially. Dahil hindi ako kontento sa taga-upo lang dyan. Forma-forma. Maganda yan eh. Kaya maganda, soul winner ka. Huwag mong lokohin yung Panginoon. Last. So, number five ba? Number four, endure hardship. Ulitin ko ha. Number one, anong meron sa gospel at sa pagdadala ng mabuting balita? Salita ng Diyos. Number one, napakaganda nito. Parang isang pangarap. Number two, ito'y masaya ka dapat. Kasi dala-dala mo, precious eh. Masaya ka dapat. Pangatlo, ang focus natin ng kaligtasan ng Panginoon. Pangapat, eh, kailangan endure mo yung hardship. Amen? At insan, pati ang iyakan. Ganun yun talaga. Sana huwag kayong ma-discourage. Eh, wala na si ganyan, si ate ko, wala na si kuya ko, wala na si yung crush ko, wala na. Maya mo sila. Ayaw nila dito eh. Amen? Amen. Iyak mo yan, tapos, Lord, palitan mo na lang. Okay? Hindi mamataya. Ibig sabihin ko lang, palitan ng Panginoon sa buhay mo. Last is, ito na nga yung famous verse, sabi dito, he that goeth forth and weepeth, inulit lang, di ba? Kasi sabi naman dito, kanina, so, nagtatanim, parang nagtatanim ang salita ng Diyos, preach ng preach, business preach, soul winning. Ngayon naman dito, goeth forth, parang ganun din, soul winning din. So, pag aalis tayo, anong daladala natin? Salita ng Diyos, ganun din, iyak tayo na sa Panginoon, Lord. Lalo yung mga bago, di ba? Ako, na-zero na kami dati. Pero, ewan ko, may ginawa kaming mali nun, or gabi na kasi yun eh. Medyo may nalika yung discarded, pero nakaka-discarded yung zero. Di ba? Walang tumanggap, wala man nakinig. Kung may nakinig, filosofo pa, wala, di tumanggap, di zero. Huwag kang titigil. Eh, sabi dito, bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing. Marina, reap in joy. Ngayon naman,
Doubtless, alam niyo, doubtless. Di pag nagdududa ka, hindi maganda eh. May maliligtas kaya? Sa panahon natin ngayon, na puro internet na, puro laro, may maliligtas pa kaya? Puro kasalanan, puro false teaching, may maliligtas meron. Habang may kaluluwa. Sabi nila, mga preacher, dalawa lang yan, pag wala na naligtas, either wala nang kapangyarihan na salita ng Diyos, or, sabi nila, or, kalimutan ko tayo. Pero pag ano, pag wala na naligtas, sabi nila, nawala yung kapangyarihan ng Diyos. Yung tanong, mawawala ba yung kapangyarihan ng Diyos? Kaya kinakanta natin yung ating ano eh. Ano yung kanta natin? Power in the blood. There is power in the blood. Amen? Yung kapag kamatay ng Panginoong Jesus, pag sinabi mo yan sa tao, maaaring hindi mo nasabi lahat ng kailangan mo sabihin. Kasi di mo kayaya eh, di ba? Sabihin mo lang, si Kristo namatay para sa'yo. Ang lakas niyan. Matitigas na lang talaga hindi mga ma-appreciate niyan. Amen? Sabi dito, sigurado, meron kang kaligayahan. Kasi sabi niya, meron kang parang yung nagtatanim. O, nagtanim ka ngayon, hindi lahat tutubo, pero sigurado, meron kang aanihin. At pag ikaw ay, ano na, yung picture natin dyan, di ba? Kaya yun ang ginawa ko dun eh. Masaya-saya mo dun, di ba? Kaya pag soul winning tayo, nagbibilang tayo, sino? Uy, meron, meron lagi, di ba? Amen? Mamaya, kunin mo yun ha, mamaya. So, yun, salamat sa Panginoon. At, hindi lang sa mga kaluluwang naligtas, ang maganda dito, hindi ko na lang nasabi dito, pero sigurado rin yung pag ikay umani sa boss mo, kunwari, hindi kayo may-ari, pero umani ka, may rewards ka, amen? So, ganun din tayo sa Panginoon. Basta, ba't puro, ano na lang, soul winning na lang, ba't ako di ako yung mayaman? Ganun. Kasama yan, amen? Hindi ka man yumaman, magpapalay ka man, matalino ka, sa langit, sigurado yan. Sigurado. Amen? So let us continue in serving the Lord. Hindi tayo titigil sa ministry ng soul winning para sa Panginoon, para sa mga kaluluwa. Gawin natin yun ng may, ano, ha, may passion. Salamat kay Brad Kapon nga kasi appreciate ko may passion siya magturo. Minsan pag ang tagal mo nang ginagawa, wala na eh. Praise the Lord. Ganito yan ha, mga bata. Okay, let's go. Ano eh. Sa preaching, hindi dapat ganun. Sa soul winning, hindi dapat ganun. Amen? Bigay mo lahat. Bigay mo lahat. Illustration mo, huwag kang mahiya. Mahala. Kung ano yung kailangan ng tao para maintindihan kung bata yan. Explain mo lahat. Ulitin ko na naman. Ganun talaga. Amen? Skillfully and joyfully knowing full well that of the Lord's blessing, reward, and protection. So, iba naman takot. Protektahan ka ng Diyos. Huwag ka rin, ano, at mga rewards. Sigurado yan. Amen? So, basahin ulit natin. He that goeth forth and weepeth bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing. Siya na hayo at nagtatanim at umiiyak pa. Seryoso. Dala-dala ang precious gospel ng Panginoon. Salita ng Diyos. Sigurado siya ay babalik. Nagtutuwa. Maligaya. Kasi meron siyang reward. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga mensahe, Panginoon. Sa amin, Panginoon, tinuturuan niyo kami. Mahirap mag-soul winning, but ito po, may paraan naman kayo, Panginoon. Yung examples, yung salita. Mga tao rin na naturuan kami, Panginoon. So, I pray. Huwag kaming wala ng pag-asa. Bagkos, Lord, magkaroon kami ng pag-asa, Lord. Matuwa kami, masiyahan sa pangako niyo, Lord, na protektahan niyo kami. Bibigyan niyo kami rewards. At talagang may maliligtas even sa ganitong generation namin na napakaraming kasalanan, maraming false teaching, tinanim sa kanila noong minsan ang hirap ng baliin, but yung pangako, Lord, ay sigurado. May payaani kung kami po ay hayo. At pahalaga namin, Panginoon, ang yung gospel, yung salita, Panginoon, mahalin din namin, dahil ito'y precious, ito'y mamahalin namin, dadali namin sa kanila, Panginoon. At sa amin ng rewards at results, Panginoon. May maliligtas at may rewards, Panginoon, sa inyo. So, kayo malulati. In Jesus' name we pray.